Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa Tele-Turuan. Tatapos po natin ngayong gabi ang dalawang instructional videos sa edukasyong pagpapakatao at araling panlipunan. Samahan po ninyo kaming makinig at manood upang matuto sa ating Tele-Turuan. Magandang araw mga bata at sa lahat ng mga taga-subaybay ng DepEd Hour Tele-Turuan. Isa na namang talakayan ang inyong matutunghayan sa araw na ito. At ako ang inyong guro, Christina De Leon, guro isa ng J.P. Melencio Memorial Elementary School. Ang paksa natin sa araw na ito ay ang pagiging magiliw at palakaibigan. Narito ang ating mga layunin. Una, na isasagawa ng wasto ang tapat na pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa. Pangalawa, na ipapakita ang pagiging magiliwin at palakaibigan ng may pagtitiwala sa kapwa. Bago tayo pumunta sa bagong aralin, ay magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang pagkakaroon ng disiplina sa loob ng tahanan. Suriin natin ang mga larawan at sagutin ang tanong. Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Una, pagkagising sa umaga. Tama! Pagkagising sa umaga ay iyong itupi at iayos ang iyong pinaghigaan. Narito naman ang susunod na larawan. Pagkatapos mong kumain. Magaling! Pagkatapos mong kumain ay iyong hugasan ang iyong pinagkainan at ilagay ang mga ito sa tamang lagayan. Laging tandaan na ang pagsunod sa mga tuntunin at pamantayan na itinakda sa loob ng tahanan ay makakatulong upang mas mapadali at mas maging maayos ang ating mga gawain. Bukod sa pagkakaroon ng disiplina sa loob ng ating tahanan, ay mahalaga rin ang pakikisalamuha sa ating kapwa. Ano-ano ba ang mga katangian na dapat taglayin sa pakikisalamuha sa kapwa? Basahin natin ang ilang halimbawa. Isang umaga, habang naglalaro ng manika si Susie, ay napansin niya ang isang bata na nakatingin sa kanya at nakangiti. Siya pala ang bagong kapitbahay na si Lisa. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin ni Susie? Magaling! Maaaring masayang batiin, makipagkaibigan o ayain maglaro si Lisa. Narito pa ang isang halimbawa. Araw ng Sabado, surpresang bumisita ang lolo at lola ni Alice sa kanilang tahanan, ngunit wala pa ang kanyang nanay dahil nagpunta ito sa palengke. Ano ang dapat mong gawin? Tama! Magmano at patuloyin sa loob ng tahanan ang kanyang lolo at lola. Ang iyong mga naging sagot ay nagpapakita ng pagiging magiliwin at palakaibigan. Araw-araw ay iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha tulad ng ating mga kaibigan, kamag-anak, kamag-aral, kapitbahay, panauhin at mga bagong kakilala. Narito ang ilang mga paraan sa wastong pakikisalamuha sa kanila. Kapag may dumalaw na kamag-anak o malapit na kaibigan, ay patuloyin sa loob ng inyong tahanan. Iwasan ang makipagtalo o makipag-away sa mga kaibigan o kamag-aral kung kayo ay naglalaro upang hindi magkasakita ng damdamin. Ang inyong kaibigan, ang inyong kapitbahay o kakilala na iyong nakakasalubong o nakikita sa anumang lugar ay iyong batiin ng may ngiti at paggalang. Paano mo naman pakikitunguhan ang iyong bagong kakilala? Bilang isang mabuting bata ay dapat mong isaalang-alang ang pagkakaroon ng mabuting asal sa lahat ng oras. Maging magiliw, maging palakaibigan, ngunit huwag ipagsawalang bahala ang pag-iingat. Naintindihan niyo ba mga bata? O, ano-ano na nga ang mga katangian na kailangan nating taglayin sa wastong pakikisalamuha sa kapwa? Tama! Una ay maging magiliw at pangalawa ay maging palakaibigan. Lagi nating tandaan, ang pagiging magiliw at palakaibigan ay kahangahangang katangian o kaugalian na dapat nating matutunan.
Ngayon naman ay ating suriin ang inyong natutunan sa ating aralin. Handa ka na ba? Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, dumating ang inyong kamag-anak upang humingi ng tulong dahil sila ay nasalanta ng bagyo. Ano ang iyong gagawin? A. Pagsasaraduhan ko sila ng pinto. B. Patutuloyin ko sila sa aming tahanan. C. Papupuntahin ko sila sa aming kapitbahay. O D. Hahayaan ko sila sa labas ng aming bahay. Kung B ang iyong sagot, tama! Pangalawa, may bago kayong kaklase mula sa malayong lugar. Madalas siyang mag-isang kumakain. Minsan naman ay nasa isang sulok lamang siya at nakatingin sa ibang bata. Ano ang dapat mong gawin? A. Lalapitan ko siya at makikipagkaibigan. B. Hindi ko na lamang siya papansinin. C. Pagtatawanan ko siya dahil palagi siyang mag-isa. O D. Tatawagin ko ang kanyang magulang. Kung A ang iyong sagot, tama. Pangatlo, nakita mo ang iyong lola mula sa palengke. Nahihirapan siya magbitbit ng kanyang mga pinamili. Ano ang iyong gagawin? A. Tatawagin ko ang bunso kong kapatid upang tulungan siya. B. Magtatago ako para hindi ako makita ni Lola. C. Magpapanggap ako na hindi siya nakita. O D. Sasalubungin ko siya upang tulungan sa kanyang mga bitbit. Kung letrang D ang iyong sagot, tama! Dumako na tayo sa ika-apat na tanong. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging magiliw sa kapwa? A. Nakangiting sinasalubong ni Manuel ang kanyang mga tito at tita tuwing pumupunta ang mga ito sa kanila. B. Nagtatago si Bernie kapag may bisita sa kanilang tahanan. C. Pinagtatawanan ni Ron ang isang batang pulubi. O D. Hindi pinapansin ni Andoy ang kanyang mga kaibigan kapag natatalo siya sa kanilang laro. Ang tamang sagot ay letrang A. Panglima, alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat nating taglayin sa pakikisalamuha sa kapwa? A. Pagiging magagalitin. B. Pagiging mahiyain. C. Pagiging magiliw at palakaibigan. O D. Pagiging masungit. Tama! Ang sagot ay letrang C. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Muli ako ang inyong guro, Christina De Leon ng J.P. Melencio Memorial Elementary School. Paalam! Magandang araw sa mga taga-subaybay at manonood ng DepEd Tele-Turuan. Ako si Binibining Emilyn S. Bulanadi, Teacher 1 sa Mayapyap National High School, ang inyong mga kasama ngayong araw upang maghatid ng karunungan sa aralin ng Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, narito ang ating layunin. Natatalakay ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba ang demand? Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng presyo, kaya palagi itong kaugnay sa demand. Ito ay ang pangunahing salik na nagtatakda at nakakapagpabago sa demand ng isang mamimili. Meron tayong dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit inverse o magkasalungat ang ugnayan ng demand at presyo. Una ay ang substitution effect at ang ikalawa ay ang income effect. Ang substitution effect ay nagsasaad kung ang presyo ng isang produkto ay tataas, mababawasan ang bilang ng mga mamimili dahil sila ay maghahanap ng produktong pamalit sa mas murang halaga. Halimbawa,
sa bigas na mayroong 50 pesos per kilo at sa bigas na mayroon namang 35 pesos per kilo. Ayon sa substitution effect, mas tatangkilikin ng mga mamimili ang bigas na 35 pesos per kilo. Samantalang, sa income effect, nagsasaad na mas lalaki ang halaga ng kita ng tao kapag mababa ang presyo. Tataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng maraming produkto kung mababa ang presyo. Kapag naman tumaas ang presyo, ay lumiliit ang kakayahan nitong makabili ng mga produkto. Kagaya na lang sa ating halimbawa, kung ang mga mamimili na bumili ng 50 pesos per kilo na bigas, limitado na lang ang kanilang budget sa pamimili. Samantalang ang mga mamimili na tumangkilik ng 35 pesos na bigas ay magkakaroon sila ng additional budget para sa kanilang pamimili. Maliban sa dalawang naunang konsepto, ay meron pa tayong tatlo pang konsepto na nagpapaliwanag kung bakit magkaugnay ang demand at ang presyo. Ang una na rito ay ang demand function. Ito ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded na maaring maipakita sa pamamagitan ng mga equation na makikita nyo sa ating screen. Sa ating halimbawa, ating gagamitin ang unang equation. Ipagpalagay natin na ang demand function ay may value na QD is equal to 50 minus 2P. Makikita nyo sa ating screen ang komputasyon at solusyon para makuha ang value ng QD. Kapag ka-6 na piso ang halaga ng presyo, kapag 10 piso ang halaga ng presyo, at kapag 14 na piso ang halaga ng presyo. Base sa solusyon, makikita na kapag ka-6 na piso ang halaga ng presyo, meron tayong QD na 38. Samantalang, kapag ka-10 piso naman ay meron tayong QD na 30. At kapag ka naman 14 na piso ang value ng presyo, meron lamang tayo na 22 na QD. Ang pangalawa ay ang demand schedule. Ang demand schedule ay ang talahanayan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyo na kaya at gustong bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Base sa ating halimbawa, makikita sa demand schedule na habang tumataas ang presyo ng bilihin, ay bumababa rin ang demand nito. Ang ikatlo at ang huli ay ang demand curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Makikita sa nabuong graph mula sa schedule gamit ang demand function na QD is equal to 50 minus 2P ay pinapakita ang curve kung saan nilalarawan ang ugnayan ng presyo at demand. Tayo ngayon ay dadako sa ating pagsasanay. Narito ang panuto. Tukuyin kung tama o mali ang konsepto ng demand na aking babanggitin. Maglagay ng check kung tama ang konsepto na aking binanggit at maglagay naman ng X kung mali ang konseptong aking binanggit. Narito ang unang pahayag. Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa takdang panahon. Ano kaya sa palagay ninyo ang tamang sagot? X ba o check? Kung check ang inyong sagot, kayo ay tama. Ikalawang pahayag. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng presyo kaya palagi itong nakaugnay sa demand. Ano kaya ang tamang sagot? Check ba o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Ikatlong pahayag. Ang income effect ay nagsasaad na kung ang presyo ng isang produkto ay tataas, mababawasan ang bilang ng mamimili dahil sila ay maghahanap ng produktong pamalit sa mas murang halaga. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ang tamang sagot ay X. Ang pang-apat na pahayag? Ang demand function ay isang talahanayan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyo na kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Check ba o X? Tama! Ang tamang sagot ay X. At ang huli? Ang demand curve ay isang grapikong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at dami ng demand ng produkto o serbisyo. Check or X?
Mahusay! Ang tamang sagot ay check. Binabati kita at mahusay mong natapos ang ating mga pagsasanay. Inaasahan ko na ikaw ay patuloy na magsisikap na paunlarin ang iyong karunungan sa kabila ng hamon ng pandemya. Para sa iyong takdang aralin, basahin ang paksa tungkol sa mga salik na nakakaapekto sa demand. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Magkita-kita muli tayo sa susunod na edisyon ng DepEd Tele-Turuan. Muli, ako si Binibining Emilyn S. Bulanadi ng Mayapyap National High School. Maraming salamat po at hanggang sa muli.